tigus sa kanila ng pag-ano kasi apat yung ano. Pero tingnan mo yung mga kangaroo. Yung kangaroo, di ba? Effortless. Nag-hop na lang sila. So, ito dapat, yung nagagawa mo siya ng efficiently. So, galing sa ilalim, never yung hawakan ng gano'n. Wala bang may mayraman? Meron akong extra dyan, dalawa. So, tips isa. Pwede rin tayo magpaano ng ano mamaya, kahoy. Nire-rent dun sa baba. Ayun, kahoy. Ayun, sa kanyang kahoy. So, dapat, galing dito, nandito yung ano, tapos push. So, push lang. Tapos, mamaya po pala, ang ano natin, yung trail movement natin. Pag-ipay namin ako. Pag-ipay na tayo. 3, 6, 9, 12. So yung trail movement usually ng sa gantong mga hikes, meron tayong designation. So meron tayong nung lead pack, mid sweep, or yung sa gitna and yung sweepers. Usually yung malalakas yun yung lead pack. Yun ang magdi-dictate ng pace. Yung mid average lang din, yung sa likod, yung mababagal. Pero it doesn't mean mahina ka. So, meron naman kasi na mabagal pero tuloy-tuloy. Meron din naman mabilis pero mayat-maya. Kumihinto. So, ang gagawin po natin, ganun pa rin, magde-designate tayo ng mid-pack. Ay, ng lead, mid-pack and sweeper. Pero ang gagawin natin, si Mami ang magiging mid-pack natin. Yes. So, bakit si Mami? Para, kung ano yung pace niya, yun ang pace ng lahat. Okay? Kita ko po. Ay, okay lang po 'yun. The more na kailangan ka na sa harap. Baka kasi maghiwa-hiwalay. Bukas po we expect na maraming hikers. So, yung first batch ko, and then yung second batch ko nandito. So, sobrang dami ng hikers. Hindi na namin na-account. Nalaman na lang namin na nawawala yung isa nasa summit na kami. Yun pala, kasi ako yung sweeper that time, yun pala, naipit siya. Tapos, hindi niya na kami napansin. So, ang akala ko, nasa kasama siya nung mid-sweep. Ang akala mo naman nung mid-sweep, nasa harap siya. Wala siya pito. Wala kasi, well, actually, yung pito, gagamitin mo lang talaga siya for emergency. Kung nabalian ka or what. Pero kung kukuha ka ng attention, dahil nawawala ka, it's not a good move. Actually, for emergency lang yung ano natin pito. So, make sure po na pag, kasi 13 tayo eh. So, hawatiin natin ng apat-apat. Make sure once in a while, you account your groupmates. Halimbawa, nawawala, mag-stop, sabihin nyo yung group. Halimbawa, nasa midship, nawawala yung isa. Sabihin nyo, please, stop, regroup tayo. Ihintayin natin si, let's say, si Frank. Okay? Para, dikit-dikit lang tayo. This is not a race. Okay, we have a lot of time and we are privileged enough na sasami tayo. So, bakit tayo magtitrek ng maaga? Para lang dahan-dahan yung pace natin. Okay, so yung ano po natin, i-designate natin si Daddy Jules, Mami, si Phil, and si Chok. Yun ang lead pack natin. Okay? Pero mabagal talaga ako. Exactly. Yun ang kailangan natin. Yun ang kailangan natin. Yan. Alam ba? Kahit ano sabihin ko, nakagano si Phil. Si Toti na lang. O sige, si Toti. Lead pack na lang si Phil. Okay. Ano si Toti? Lead pack si Toti. Okay. Please, si Mami, si Mami, si Daddy. Si Toti at si Chok. Okay. Mag-big pack si Phil, si Jap, si Koy, and then Marvin. Si Dok. Wala pa mid pack? Mid pack. Okay. Tayo apat. Si Marv, si Koy. Ayun na, mag-mid pack ka. Si Frank, para may point person tayo. Daddy, ikaw po yung point person ng ano. Ikaw yung lead pack ng... Ikaw ang leader ng lead pack natin. Okay, si Frank, si Doc, si Jap, si Marv. Si Marv. Magsisig kami, si Dogan, ako, si Doc, and sino pa? Si Pak. Si Phil. May, Phil, may wala ka pa designation, di ba? Wala pa. Wala pa. O kami apat.
So make sure po once in a while, especially from here going to ang gagawin po natin, gising tayo ng mga 12. Okay, 12. So after this, please ano na, mag-toothbrush tayo and then simulan na natin mahiga. So isara na lang natin yung video kasi yung iba papasok medyo maingay. Be mindful of your valuables please, yung lahat ng chachals nandun sa loob. Gising tayo ng 12 and then mag-stretching tayo. Breakfast and then stretching. Prayers and then at 1, around 1, dahan-dahan na tayo. From here going to count 1, usually single file yan so di tayo maliligaw. Mga 30 to 45 minutes na lang yan. May latrine doon, yung minor area, minor for wee, major for poo. Ano yan, pwede na si tita doon. Yung mga boys kahit saan, mag-ano na kayo. Okay, once in a while po, magtatawag ako ng ano, pag sinabi ko hydrate, that means you have to drink, isama nyo na po yung pagkain nyo. Okay, pero huwag nyo nang hintayin na pag kailangan nyo nang uminom or kumain, kumain na kayo. If you feel like eating or drinking, please do so. Hindi, hindi, teka lang, hindi pa sinasabi nyo. Baka 4 to 5 minutes na, hindi pa nangihina na kayo. Okay? So pag hydrate po, stop for a while, eat and drink something. So habang nag-ano po tayo, nagtitrek, or pag nag-ano tayo, please be mindful nung sa groupmates nyo. Kung namumutla na siya, sabihan nyo na kumain at ino. Drink something sweet and or salty. Okay? Huwag na po natin hintayin na mangisay pa tayo or nangihina tayo or nagka-cramps pa. Yung mga guys, pag nag-minor, please tingnan nyo yung ihi nyo. Pag yellowish na, dehydrated na kayo nun. Pag brown na, super dehydrated na kayo nun. So, as much as possible, we maintain na white or light yellow lang yung ano natin. Okay? So, 2 liters of water po. Huwag pong mag-ano ng 1 liter kasi baka yung water source natin, we have 2 water sources, baka tulo kasi hindi umulan. Okay? So, ayoko rin na, oy, Frank, kahingi ng tubig. What if si Frank malakas din uminom? So, domino effect na yan. Okay, so please be self-sufficient dun sa trail food and then trail water natin. Kung wala pa kayong trail food, dyan po kay Ate Nancy, bukas pa. So after this, you can buy your trail food. So chocolates or kung ano man na pwede nga tain. Okay. Tapos, ang stop po natin maximum 2-3 minutes lang. Depende sa lamig. Kasi pag nag-titrek tayo from start, from here, 5 minutes from now, ay 5 minutes after, mabigat sa paghinga, hirap pa, nag-a-adjust. So please adjust your straps and then get a steady pace. Yung pace po natin, dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Hindi pwedeng malalaki yung hakbang na mabilis, maya't maya. Ganun-ganun ka na. Usually, ganun ang nangyayari. So, dahan-dahan lang. As in, ganun lang. Mas mabuti pa yung one step at a time, na tuloy-tuloy. After, let's say, 20-30 steps, stop kayo. Yung iba kasi, 5 pa lang, 8 pa lang, ang lalaki ng hakbang, ang bibilis, 5 pa lang, magpapahinga ng 1 minute. So, mas nakakapagod yun. So, dahan-dahan lang po. Okay? Daddy, Frank, at ako na ng sweeper, make sure na nagkakakitaan. Kayong dalawa, nagkakakitaan din tayong dalawa. Okay? Para ma-account natin. So, ayun, 30 to 45 minutes po to camp 1. Take 2 tayo, 2 minutes, may waiting shed doon. So, ano yan, pine tree area, gradual yung ahon. Okay? Tapos, from camp 2, ay from camp 1, going to camp 2, rolling po yan. Mostly 70%, 60-70% pababa. So, you don't have to rush, but be mindful of the rocks, mga nakaprotrude na ugat or sanga. Be mindful din kasi minsan may naka-ano dyan, baka matuso kayo or maano yung mata nyo. Tapos, dahan-dahan lang din po tayo. Pagdating ng camp 2, kung dumating tayo ng mga 3 or 3
earlier than 3, magpahinga muna tayo doon kasi may shelter doon, malaki yun. So usually yun ang tambayan na ano. May latrine din po doon. Pwede kayo mag-umihi doon, tita. Let us know lang para pasamahan kita doon sa guide natin. Tapos po, alis tayo doon max of mga 3:45. Kasi gigage ko pa yung pace natin. Kung masyado tayo mabilis yung pace natin, mga 4:45 alis na tayo. Pero pag medyo mabagal, which is okay lang naman, we leave at 3:30. Para, kasi, so from camp 1 to camp 2, mga isa't kalahati hanggang 2 oras yan, maximum. Gradual lang yun. From camp, so mossy forest yun. So medyo covered pa rin tayo. From camp 2, paglabas sa paglabas yun ng camp 3, palabas ng camp, papunta ng summit, hanggang dito na lang po yung mga grass. So open na, that's the time for you to zip your jackets. Pag nagtitrek po tayo simula dito hanggang sa summit, 2 layers lang. That's the base layer and yung shell, yung outer layer nyo. Kasi pag nag 3 layers kayo or more than that, maya't maya, nagtatanggal na rin kayo ng ano, ng isang layer kasi nahihirapan kayo huminga and then pinagpapawisan kayo. So, 2 layers lang po. Pero yung 3rd layer nyo, yung isang layer nyo, should be inside your bag. Kasi pag dumating po tayo ng summit, as we wait, nakaupo lang tayo, bawal po matulog. Baka signs of hypothermia na yan. Okay? Pag masyadong malamig, cover yourself with the thermal blanket. Pag umuulan po, wag naman sana. So, poncho. Kaya please, kung wala po kayo nun, please let me know. Kasi pagdating doon, wala na tayo. Wala tayo makapagkukunan doon. Okay. Tapos, itatago kayo sa may mga pagdating na, from camp to going to summit, mga isa't kalahating oras na lang yan. So, medyo may ahon, pero yung last part na, 80% nun, rolling lang, and then yung last part, yung ahon, siguro mga 10 minutes na lang. Okay, so please keep yourself warm, and then if you need something, let us know. Let me know. Si Frank is kabatch ko sa ano yan, sa AMC 2009. So, si Koy naman, si Koy naman is a seasoned mountaineer na rin. Kung may kailangan, please huwag mahiya, huwag magmalakas. Kasi yung ano natin is prevention kesa kung kailan may signs of hypothermia na saka tayo mag-administer ng aid. May 2 tayong doktor. Diba? So, malaking tulong din yun. So, ayun. Tapos, ayun, dahan-dahan lang. May 2 tayong radyo. Ayun. Ano lang, let's enjoy yung trip natin. Let's enjoy nature. Bawal pong sumigaw. Bawal mag-topless. Bawal mag- Burles Queen. Bawal ang Burles Queen doon. So, Frank, nalaling mo yun, ha? Hopefully, we're praying na makapagpalipad tayo ng drone doon. Meron po akong tarp dyan. Makikiusap ako. Hawakan nyo lang yung tarp. Mag-i-hela tayo. Ayan. So, yun. Ano pa ba? Wala pong maghahawak ng tubig. Dapat po lahat nasa bag. Okay? So, if handheld, ilagay nyo po sa bag nyo. Pag ano, stop, and then you drink. Kasi pag nadulas kayo, baka yung bote na protektahan nyo, na ituro nyo naman yung ano nyo. So, mas iningatan nyo pa yung bote kesa sa sinko nyo. Diba? Minsan, nangyayari yun. Para lang pag madulas, yung balance, and then hands free tayo. Both of our hands. Pwede tayong humawak sa sanga or kung animan. So yun, iwasan lang po natin yung mahingay as we trek. And then yung...